Tayo po ay tumayo at sandali po tayong tumahimik upang manalangin. Yes, Lord. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa aming buhay, sa kalakasan, sa proteksyon, sa pagmamahal at pagpapala na patuloy po namin natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa araw-araw. Salamat, Lord, sa bawat isa na nakikinig at nanonood. Panginoon, inaalay namin lahat. Lahat po ng mayroon kami. Pagpalain nawa po ninyo ang mga makikinig ng inyong salita. Samahan niyo po sila, O Lord, at nawa po ay samahan din po kami ng banal na Espiritu. Lord, ganun na rin po ang magpapahayag ng inyong mga salita. Ikaw na po, Panginoon, ang gumabay sa kanya upang ang mga salitang kanyang bibigkasin ay maisa puso at maisa buhay po namin. Nawa po, Lord, ay mapagpala kami. Panginoon, ikaw na po ang manguna. Ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ng lubos. And we offer everything to you, O Lord. In Jesus' name, Amen. In Romans 8:35, in all things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor things that can be taken or separated.
Miracles happen when our faiths are eyes.
Magsitayo po tayong lahat. At itaas po natin ating mga kanang kamay. At sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, I receive the blessings in the word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the word. In Jesus' name, amen. Amen. Mga minamahal kong kapatid, mga kapatid sa Panginoon, kumusta na kayo? Kumusta na ang inyong pananampalataya? So, sa araw na ito ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At napili kong pag-aralan natin sa gabay na banal na espiritu ay yung ang batas ng pananampalataya. And I prepared two faith verses which we can found from the book of Mark chapter 11, 23 to 24. But before that, let's bow down our head and we will pray. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat. Itinalaga muli sa amin ang isang pagitipon o banal na piging na kung saan ay pagkakataon para kami ay tumanggap ng pagkaing espiritual. Walang iba kundi ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, at ang salita mo ay siya naming sandigan para kung kami man ay may lumbay, ay makita namin ang pag-asa. Ang salita mo ay nag-aayos sa aming buhay. Ang salita mo ay nagpapala sa amin. Kung kaya sa hapong ito, loobin mo na kami mapagpalang lubos sa pag-aaral ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, akin pong itinatalaga ang aking sarili at inaangkin ang aking kawalan at hinihiling ko ang iyong pangunguna. Tulungan mo ako na mamutawi sa aking mga labi ay mga bagay na inihanda mo para sa aming magkakapatid. Ako man matuto at naging mga kapatid ko na pinalad mong makasama sa araw na ito sa aming pag-aaral. Sa iyong kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy natin Marcos 11, 23 to 24. Ito nabanggit kong faith verses na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Dito sa verse 23, sabi dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalataya, mangyayari iyon. Mangyayari nga ang sinabi ninyo. 24. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo, ito, at matatanggap nga ninyo. Purihin ng Diyos. So, itong dalawang faith verses na ito
ay isang oportunidad na o isang pagkakataon para ang ating Panginoong Hesukristo ay makapagturo sa kanyang disipulo about faith, tungkol sa pananampalataya. At batid natin na mga Hudyo ay hindi naunawaan itong batas ng pananampalataya. But of course, the disciple knew this at maging tayo. At kung titingnan natin dito sa verse 23, may dalawa dito kung yung dalawang kondisyon. Kung may pananampalataya kayo, remember this, kung sa English ay if, maaaring niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalilangan, if you do not doubt, kundi nananampalatayang mangyayari yun, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Hallelujah. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, this refers to the prayer, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. So, ito ay pananampalataya ang pinag-uusapan dito, pananalig o faith. You do not need faith for the things that are possible to the senses. Hindi mo na kinakailangan ng pananampalataya kung ang mga bagay na naisin mo ay kaya ng ating pandama o ng ating katawan o ng ating five senses. Common sense po 'yon. Halimbawa, nataga ang iyong kamay, so you need a doctor. Hindi na kinakailangan dito yung faith, yung mga claiming unseen things na mga bagay hindi mo nakikita na dapat mangyari. This is common sense. So, ang faith ay para lamang sa mga imposibleng bagay. Faith is needed only for the impossible. And you dare, pagsabing dare, maglakas loob to act on the word as though the impossible had become a possibility or a reality. So, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, faith is the word. Pananalig natin sa salita. Hallelujah. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:7, ito nito. For we walk by faith and not by sight. Sight means senses, yung five senses natin. Tayo ay lumalakad ayon sa pananampalataya. We walk by faith and not by sight, hindi ayon sa nakikita natin sa ating kapaligiran o na nadadama o nahihipo natin, naamoy natin, natatas natin. So, the believer is a believer. He is not a doubter. So, ang pinag-uusapan dito pag faith, it is always associated with the word of God. The truth. Sabi, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Natural lang sa mananampalataya na umakto siya ayon sa salita at lumakad bilang sons or daughter of God. Hindi siya lumalakad ayon sa pandama o senses, sapagkat ang patutuo ng pandama, the testimony of the flesh, ay hindi mapagkatiwalaan, pero ang word can be. Amen. So, merong dalawang karunungan o knowledge. Isa ay revelation knowledge at ang isa ay tinatawag na sense knowledge. Ano ba ang revelation knowledge? Yung karunungan na iyong isasagawa dahil sa merong kang salita ng Diyos na iyong pinaniniwalaan na magaganap sa iyo ito. So, revelation knowledge means that is a word from God. A word from God. Nadoon ang iyong sandigan ng iyong buhay. Doon yung iyong panuntunan ng iyong pamumuhay o paglakad mo sa buhay ay ayon
sa kalooban ng Diyos. Walang iba kundi sa kanyang salita. Inumang sense knowledge, ay yun ang ano, yun ang ating natural. Natural sa lahat ng tao, natural na mayroong kung nagmumula ito sa that part of us that contact the physical world, that is from your body. And our body is regulated by our senses. So again, as I review, there are three dimensions of mankind. May tinatawag tayong espiritu, that part of you that contact the our Lord. Iyon ang espiritu natin na nakaugnay na o the spirit natin na mayroong nasa atin ang nature of God, nasa atin ang espiritu ng Diyos, nakatahi sa ating human spirit, that part of us that can talk to God, that can communicate, we have access to the Father. Because ang ating, we are justified. Pinawalang sala tayo. We are not proven not guilty because of what the Lord has done, na pinaniwalaan natin na may ginawa ang ating Panginoon Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya ang ating espiritu recreated spirit ay tayo ay naborn again. No? At itong espiritong ito is 100% saved o 100% perfect. Ang bawat isa ay naborn again ay may parehong espiritu at we have access to the Father. No? We can call our Father in heaven as Abba or Father, Daddy. Okay. So, yun namang sinasabing soulless area, isang bahagi, soul, ay itong mind, will, and our emotion. That part of us that think and reason, that is our soul. Now, yung sinasabing sense, knowledge, ay ito'y buhat sa ating katawan, ating pandama, or our five senses. No? So, doon nagbubuhat ang kaalaman. This is contact the physical world. Pero isang knowledge, na sinasabi kong revelation knowledge, ay ang basihan ng ating paggalaw sa mundong ito ay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That is called revelation knowledge in contrast with the sense knowledge. Ang mananampalataya ay may karapatang o what we call this legal right. Believers has legal right gamitin ang word of God, ang word ni Lord. And likewise, believer has the legal right to use the name of Jesus. Hallelujah. He has a legal right as child in the Father's family to take his place and to take his rights. No? So, yun ang ating inheritance, yung ating mana. Ha? Sapagkat kung ano si Christ mayroon, so are we. No? The spirit that raised Jesus from the dead is the same spirit that we have now. No? Hallelujah. Ngayon ang tanong, can the word be trusted? Mapapagkatiwalaan ba ang salita ng Diyos? Yes, as fully as God can be trusted. Ang salita at ang Diyos ay iisa. Kung anong pagkitiwala mo sa Diyos, gayon din ang sa kanyang salita. Sapagat ang salita ay Diyos. The man of faith is like a master. He is continually confessing before the world that he is in Christ and the integrity of the living world. Ang ibig sabihin nito, ang in the man of faith ay patuloy na nagpatutuo sa daigdig sa kanyang salita, kilos at gawa na siya ay nakikristo. At ang naniniwala siya na kung ano ang kanyang tinanggap na salita na kanyang pinanaligan, it is good as done. Hallelujah. Naniniwala siya na lahat ng resources niya ay mula sa ating Panginoon. So, naalala ko nung ako ay may problema pa, ay lahat ng bagay ay sa ating Panginoon. Pag wala ka na pala, lahat ng bagay ay aasahan mo sa Panginoon. No? Wala na.
At naniniwala ka na tayo ay we are victorious. Tayo'y mananagumpay. Kaya pala pag wala ka na, para bang sa kabilang dako, yung kawalan mo ay pinto ng pagkakaroon ng malaking pananalig. At kung ikay nagtitiwala sa ating Panginoon, mayaman ka. Because He is our provider. Sabi sa 2 Corinthians 2:14, sabi dito, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. So kasama ng Diyos, no? At tayo ay nananagumpay at lahat ng bagay na yung plano ng Diyos, remember na Jeremiah 29:11, siya ang may magandang plano para sa atin. So tayo'y nananalig lamang, inuunahan na tayo sa tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinalalaganap namin ay parang halimuyak na pabango. So, maganda itong sinasabi dito ni San Pablo na tayo ay we are conqueror. We are more than conqueror. Tayo ay mananagumpay. Wala tayong dapat ipangamba pagka tayo nasa Panginoon sapagkat we have our legal right to use the Word of God. We have our legal to use the name of Jesus. At sabi doon sa Luke 10:19, I have given you authority over all the power of the enemy and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will in any way will harm you. But sabi sa 20, Luke 10:20, but don't rejoice because evil spirit obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. So, huwag daw tayong magalak na tayo ay nananagumpay at sumusunod sa atin ang demonyo. Sabi sa James 4:7 ay kung mayroong tukso sa iyo, you can resist temptation, you can resist the devil, and you command the devil to flee, and he will obey you. Pero huwag tayong magalak, sapagkat mas magalak tayo sapagkat ang ating mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Okay. We have been made righteous. So we are the righteous one that walk by faith. Tayo ay righteous. Bakit righteous? What do you mean by righteous or righteousness? Righteousness means we have a good standing relations with God. No. At pabalikan ko yung verse 24. Sapagkat dito, sabi dito, yung panalangin. Naalala ko itong panalangin. Sabi sa verse 24 ng ating teksto, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Panalangin. If you pray, believe. Nang iyo pinapanalangin, natanggap mo na, hindi ka nagdududa, matatanggap mo nga yun. But, take note. Panalangin, remember that you are talking to a holy God. So, tubig at langis yan. Hindi pwedeng kung tayo ay makasalanan, may kasalanan tayo, ay palagay ko, hindi pwedeng pagsamahin, hindi magkaroon ng kuwan. If you don't have standing relations with God, at the moment you pray, palagay ko may problema yan. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ay sa sandali kita nalangin, humiling ka, naniniwala ka matatanggap mo, pero ikaw pala naman ay merong hindi maganda reputasyon mo sa sandali yun sa Panginoon. Alam ng Diyos. No? Kaya nga ang turo ko sa panalangin, na ilang beses ko na nababanggit ito, na when you pray, you begin with a priest, then pagkatapos, mapaloob dito na humingi ka ng tawad. Baka you might have grudges to another person. Meron kang kagalit, or you have wronged somebody, or somebody have wronged you. Ay kinakailangan ay yan magkaroon ng
what we call this, forgiveness, magpatawaran. Kaya kasi we have a holy God. So, in prayer, ay see to it na tayo ay mayroong sincere heart in prayer. Para bang may sincerity in our heart, we do our prayer with humbleness. No? At naniniwala ako na bukod pa dito ang mga posture of prayer. Kasi nung naranasan ko yon, at talagang ako ay nung parang marami akong problema, at kuminsan ay naalala ko ngayon, hindi ko na nagagawa, pero dapat magawa ko pa rin, na ako'y talagang paluhod kong manalangin sa laki ng aking problema. At dumadapa ako, na tumiyak ako sa Panginoon. Tinataas ko ang aking kamay at madaling araw akong nananalangin sa Panginoon. Naroroon yung sincerity from my heart. At kung ako'y mayroong, if I wrong somebody, ay ako'y nagpapatawad sapagkat turo din yun na ating Panginoon in prayer. No? Na magpatawad sapagkat siya ay handang magpatawad. That is conditional. If you will not forgive others, maaring mayroong balakit ang ating panalangin. So there are hindrances in prayer. So confess your sin, He's rightful and just to forgive us. At naroroon na with humbleness, hindi self-motivated ang ating panalangin, kundi something that will give fruitfulness in the kingdom of God. No? Kasi kung halimbawa mananalangin ka, gusto mo yung kotse, gusto mo magandang bahay, that is last. No? Hallelujah. So kinakailangan tayo sa ating panalangin ay see to it that we have right standing relations with our God. Kaya balikan ko yung Roma James 5:14-16. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at papatawarin kung nagkasala siya. So, this is what we call a prayer of a righteous man. Yung mga naglilingkod. No? We have been made righteous, so we are the righteous one that walk by faith. Kaya tayo handa kung may mga pagkakataon na kinakailangan kahit na sa kabila ng mga nasa kapaligar natin na maaaring tayo ay mangimi kaya sa maaaring may mga unbelievers na lalo't kakilala natin at lalo sila ay nasa antas ng buhay na pag pinag-usapan yung material na bagay ay nakakaangat kayo sa atin, ay tayo, we might be adamant to pray for the sick. Pero you act on the word and the Lord will back you up. Amen. There is miracle sapagkat ginagawa natin ang kanyang kalooban. Sabi sa 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipapanalangin ng isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So this is a requirement also so that yung mga bagay na mga imposible, pag hiniling mo sa ating Panginoon o sinalita mo, if you will speak to your mountain, that this mountain move and that mountain will obey. No? Mountains of problems. Why? Parating see to it that we have a right standing relations with God. Because God is holy. Amen. Sabi sa Hebrews 10:38-39 ganito, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid. Remember, again, righteousness. Righteous person. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. So, take note of this, sumasampalataya, itinuring kong matuwid.
dahil sa pananampalataya. Si Abraham gayon din. Si Abraham, marami ding mga pagkakamali sa buhay. So, you know the story, no? Marami siyang pagkukulang. Kaya pati yung pagkakaroon ng anak, nung tinawag siya at the age of 75, na magkakaanak, nangako ang Diyos. Diba, dapat within 9 months, magkaroon na siya ng anak. Pero, wait, it took him another more years hanggang sa umabot siya ng 99 years para maibigay ang pangako sa kanya sapagkat marami siyang pagkakamali. No? Okay. So sa buhay natin, kinakailangan tayo ay kung nais natin na maranasan ang mga imposibleng bagay which we need our faith from God as we act on the word, ay siguradong mangyayari yon. Kinakailangan surely na mangyayari because we have a right standing relations with God and you believe on the word. You are righteous at lumalakad tayo ayon sa salita. No? Yan. So, yung nabanggit ko kanina, revelation knowledge. So, kinakailangan tayong mga pinabanal, tayong mga born again. Kinakailangan tayo ay armado. Yung sword of the Spirit is no other than the word of God. No? Habang narito pa tayo sa daigdig na ito, habang hindi pa dumadating ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon parating digmaan. At ang ating sandata ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya tayo patuloy, it is our daily bread. Kaya nga, kahapon lang ay yung mga tauhan namin siyempre pag nauwi sa kanila, uwi sa kanila, ay pagdating dito ay nasa oras na ng trabaho, wala nang morning devotion. Ay sabi ko, ito ang bakbo ng ating kumpanya. Kaya nagpalabas ako ng house rule na sa simula pa ginagawa na namin yon, na yung MWF ay kinakailangan mayroong kasama sila sa morning devotion. At of course we always keep meron tayong pagsunod sa protocol, sa health protocol na may social distancing. Malong naman ang ating lugar. So sa lahat ng umuwi, sabi ko, lahat, no exception. Lahat ng umuwi sa kanila, ang MWF ay aaga sila sapagkat mayroong morning devotion. At yun naman, TTHS ay sarili ninyong pribadong ugnayan ninyo sa Diyos. Just the same, mananalangin kayo. At yun naman, iba ng corporate ang policy at corporate prayer, sama-sama tayo, na tuwing MWF. At natutuwa ako kanina, with the exception of one, ay lahat ay nakarating. Purihin ng Diyos. Okay. You are righteous at lumalakad tayo ayon sa salita. So yung palang pag sinusunod natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay matuwid. Ibig sabihin, kung ang sinusunod natin ay ang gusto ng ating sarili, ng ating 5 senses, at sapagkat hindi pa anong bombarded ang ating soulless area, ang ating mind, ay hindi pa masyadong bombarded ang Word of God, ay tayo sumisinsay sa gusto ng laman natin, ay maaari sabihin, hindi righteous. O ibig sabihin, hindi righteous, o mayroong balakit ang relasyon natin sa Diyos. Of course, our spirit is the same. Napipighati lang yun. No? Pero, mayroong kaunting balakit sapagkat we might be, yung para bang magkahalo, naroon ang kabanalan sa espiritu, pero naroon naman ang kasalanan sa isip at gawa. No? Di ba? Magkalaban, magkasama. Parang mahirap magkasama yung kabanalan at kasalanan. So, thanks be to God at ang dugo ni Kristo na bubuto 2,000 years ago at hanggang ay patuloy na naglilinis sa ating kasalanan. No? Amen. Ang salita ay naging kaisa na natin. No? And you have become one with the Word. Para bagang pagwala ang salita, kulang.
Kaya pala ito tinawag na ang Word of God is our daily bread. No? We must be fed ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, no? O sa pagkain. We must be fed more than bread. And that is feeding of the Word of God. Kaya, ang pangako ng Diyos ay ganito. Sa John 15:7-8. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin niyo. Okay, again. Kung mananatili kayo sa akin, okay, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, you have the word, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin niyo. From the word, you can invoke the word of God, the promise of God, the word of God, na ito ay maganap sa buhay mo. No? Okay. So, scriptural, you are always invoking. Para bang ganyan eh, ang salita at ikaw ay magkasama na. Ang salita ay naging kaisa na natin and you become one with the word. So, parating ang ugnayan mo ay yung may password ka na binabanggit mo ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Napararangalan ang aking ama kung mamumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. So, anong bunga? What kind of fruits? So, that is multiplication of believers. Ikaw mismo ay pagpapala. Kahit hindi ka magsalita, living Bible ka na binabasa ng mundo. So, iyan ang bunga. Paano ka namumunga? Ah, nakikita sa iyo si Kristo. At nakikita sa iyo ang integridad ng kanyang mga salita. Ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. You are going to take Jesus' place in His absence. Kailangan, ngayong wala si Kristo, ikaw ang ambassador. So, you have to take the place of Jesus in His absence. You are going to act as He acted. Kung ano yung ginagawa niya, He went out blessing the people, healing the sick, no? Casting out the bad spirit. So, yun ang ginagawa. Huh? Speak as He spoke. Do as He did. Kung anong sinasalita ng ating Panginoon. Kung anong ginagawa niya, ginagawa rin natin. The world is going to be conscious that He is in you. Doon malalaman na nasa iyo si Kristo. Nakikipag-evangelize ka. Ikaw ay multiplier. You are another Jesus man or woman. Para bang ikaw ay iyo, nakikita sa iyo si Kristo. No? Hallelujah. You are not struggling to be righteous. Hindi ka na nag-struggle na ikaw. Sapagkat you are always in the right standing relations with God. You have faith. You have the word. And faith comes from the word. Huh? Ipananalig ka. Hallelujah. Kaya ito, kaya huwag natin kalilimutan, araw-araw ang feeding. Para bang, sabi nga ni, naalala ko in the Old Covenant, in Joshua 1:9, o 1:8 ba? Huwag mo, sabi ni Moses, anak, huwag mong kalilimutan, dili-diliin, araw at gabi, ang mga salita ng Diyos, ang mga salita. At ikaw ay magtatagumpay. Amen. So tayo gayon. Hindi tayo maaaring mabuhay nang wala ang salita ng Diyos. Ang unsaved man may maaaring struggle to get paid, but you do not. No? Because the Word of God, as you put your trust on the Word of God, you put your trust on God. All that you have to do is to act on what He has said. Ang kapal-kapal ng Biblia, ang dami. There are more than 7,000 promises of God na makukuha natin sa Biblia. How about you, brother? How about you, sister? Ilan na ba ang pinananganan mong salita ng Diyos na para bang ang katulad nito ay espada na panlaban at sandingan ng iyong buhay? Ilan na ba? O baka naman yung paraan life verse mo, no? Huwag naman sana. I know na tayo ay patuloy na lumalago. Lalo sa panahon ito ng pandemya, kung tayo ay nakatingin sa sitwasyon at hindi nakatuon doon sa heavenly things, ay tayo malulungkot.
Kapag ngayon ay napakaraming pumapanaw. Maraming pumapanaw, naapektuhan, nakakaroon ng iba nga ay maaaring tawag nating niyadalang kung yun talaga ang panahon na at tinatawag nating prematurely ang kanilang pagkamatayan. No? Hindi natin alam. But whatever it is, sila ay hindi, sabi ng Romans, in all things, God works together for good for those who believe and are called according to His purpose. So, yung mga namatay na, magamat maagap sila namatay, at mananampalataya, kasama sila sa pinabanal. At sila ay nasa inaaliw na ng Panginoon doon. At sabi sa aklat ng 1 Thessalonica chapter 3 verse 13, pagparito ng Panginoon, kasama na sila. Amen. Okay. So every time you act on the word, because we are discussing about faith. So every time you act on the word, ibig sabihin ni inaktuhan mo na, ha? Nilakaran mo na ang salita ng Diyos. Something enters in your spirit that increases your assurance. Ano ibig sabihin? Kapag karaw meron kang word of God at inaktuhan mo ito, ha? Pinanaligan mo ito, no? At base sa word of God, you claim something, ha? At ito ang kaugnay na salita para sa iyong sitwasyon, sigurado may katiyakan ka na iyong makakamtan. Every time that you fail to act on the word, you lose. Hallelujah. Sa pagkakataon na may nakaharap ka, halimbawa, may sakit, at alam mong kailangan na ipag-pray, do it na walang takot. Do it fearlessly kahit sino pa ang nasa paligid mo. You act on the word. God honors you and back up the word. Amen. Ito ang bagay na napakaganda. Because we are talking about the word. Sabi sa Jeremiah 1:12 ay ganito. I watch over my word to perform it. Puntangan mo ang salita ng Diyos. Ah? Ito ay iyong salita na kaloob sa inyong Panginoon. At ito ay inaasahan mo ito sapagkat you believe that is past tense, it's already done, no? Sinabi ng Panginoon, tama ka at nangangahulugan yan na nagbabantay ako para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Jeremiah 1:12. Ito pa lang ating Diyos inakabantay. Meron kang binanangan ng salita, no? Inaangkin mo 'yon. Nananalig ka, you have right standing relations with God. Righteousness, you have that quality of righteousness. Na, ay nakatitiyak at nananalangin ka, pinanalangin mo, nanalig ka, Mark 11:24. Na natanggap mo nga, sabi ng Panginoon, nagbabantay ako para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Gayaan ang integridad ng salita ng Diyos sa atin. Kaya friends, salamat. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Sabi ng Luke 1:37, nothing is impossible sa Diyos. Sa mga pagkakataong ito ngayon, sa ating buhay, how do we apply this? Paano ba natin i-apply ang ating natutuhan ngayon, pinag-aralan sa, na about pananampalataya? So, may I remind you again to read these two verses, faith verses, para lalong mapagyaman natin at mapaniwalaan natin at maisa pamuhay natin. Again, 23, sinabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaaring ninyong sabihin sa buntok na ito, can be a mountain of problems, lumipat ka sa dagat. No? You are talking to your problem, to your mountains of problem, began in Jesus' name. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalataya mangyayari yun, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Binabantayan niya ng Diyos. No? Okay. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay mapag-ibayo pang lubha.
sa wag-iita ng tulong ng Banal na Espiritu, ang pananalig ng bawat kapatiran ko na nakikinig sa araw na ito. At nawa ay sila man ay maging channel of blessing na ang mga salita na amin napag-aralan about sa batas ng pananampalataya ay makita sa kanilang buhay. At makita sa kanilang buhay na ikaw ay sumasa kanila at ikaw ay gumagawa sa kanila. And nothing is too difficult from you. Faith is needed for impossible things. At magaganap ito sa mga kapatiran ko, ang mga imposibleng bagay, ang may sakit at karamdaman ay magkakaroon ng biglang kagalingan. Ang walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ang may problema sa relasyon ay magkakaroon ng kalutasan ng kanilang relasyon. Manapay, magkakaroon sila ng pag-iibigan sa bawat isa. Mapagpala po ang bawat kapatiran, and we look forward to seeing that they are experiencing blessing after blessing or breakthrough after breakthrough from you, Father. In Jesus' name, Amen. God bless you. Tayo pong lahat ay lalapit sa hapag ng Panginoon, sa Holy Communion, na kung saan lahat ng tao ay welcome. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat po ay pantay-pantay sa hapag ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin. Magsitindig po tayong lahat. At tayo pong lahat ay sandaling mananalangin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin po ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal at maging dahaluyan ng presensya ng Panginoong Jesus. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong masaganang biyaya at mga makalangit na pagpapala. Kami po ay itaguyod ninyo bilang iisang katawan, iisang iglesia na binili ng inyong dugo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, pinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na katulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay tubusin. Sa krus ay tinapos ng Panginoon ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya'y ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpirapiraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus na bayubay sa krus
dahil mahal na mahal kanya. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang wagas na pag-ibig. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Brothers and sisters, ang hawak po ninyong inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Tumulo sa krus ng Kalbaryo upang ipakita na minamahal kanya. You are loved by God. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang inumin. Manalangin po tayong lahat habang nakaunat ang ating mga kamay. Panginoong Jesus, kayo ang aming tagapagligtas, nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling babalik sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan ninyo, kasama nyo, sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari na po kayong maupo. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at ating bigkasin. Kami ay nagpasya. Sa bilang na tatlo, isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa, higutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in three key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you. Kaya po may napambala? Yes. Sulyapan niyo ulit ang inyong mga katabi, sabihin sa kanya, take courage. Take courage. Take courage. God is with us. Manalangin po tayo lahat. I want you to lift your hands to the Lord. Father, preserve your people. Protect your people. Heal your people. And bless your people. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. In Jesus' name, amen. Go in peace. Tapos na po ang ating worship service. Magkita rin po tayo next Sunday.